Hey there guys, Armand Cruz here again, and this is the welcome to the fourth part of our Sendrina Kalamba series. And today I'm gonna show you their Amara expanded unit. This is a 4-bedroom, 3-toilet and bath house and lot na single attached here in Kalamba. This is a single detached house. So ang minimum lot area niya po is 113 square meters and ang floor area is 147. And kagandahan ito, this is just not a 2-story house. This is a 3-story house with its own attic. So mamaya makikita niyo kung paano niya nagawa yun. So ayun na po, let's before I continue, I'd like to invite you guys to like this video, share this to your friends, and also subscribe to our channel. So tara po, tignan natin yung mismong unit. Minimum lot area niya is 113 square meters and ang floor area niya is 147 square meters. Again, this is not a 2-story house. This is a 3-story house with a small attic upstairs. So makita niyo mamaya, pwede niyo siyang gawing man cave or pwede niyo siyang gawing entertainment area. So yung 113 square meters natin, nagsa-start dito sa may poste dito up to this post. Okay, so meron tayong outdoor space. Single detached siya. Nasa gitna yung bahay natin, meron tayong lote on both sides. Okay? So ang kagandahan nito, yung front natin, pwede na nating garden. Itong side natin, pwede pa nating garden yan. So magiging maganda, magiging extended na garden natin siya. Tara po. Ikot muna tayo dun sa paligid na bahay. So again, ang provision niya is 1-car garage. But if you're able to get, kasi since sinabing minimum lot area, meron tayong meron tayong ibang lot sizes na pwedeng pagpatayan na mas malaking lot area naman niya. Okay? So this is the side of the house. Okay, pwedeng dito na yung extend natin dito. Pwede nating pasimentohan to. This can be another room for yung mga utilities natin. Dito yung mga yung mga mops, yung pwedeng parking yan ng e-bike or motorbike, ng mga bikes. Okay, so pwedeng dyan. And then, dito sa kabilang side niya, so medyo hinihingal na po ako. Nakakapagod. Ang dami ko nung akit pa ba today? Kasi pag ginagawa ko po yung video, pag gawa ko ng video is, pag nandito ako, for example, Sentrina, ginagawa ko lahat. So, nakakapagod siya kasi akit pa ba ako. So, ayan po. Hanggang dito po yung property line niya. So may space pa tayo pwedeng gumawa dito ng kunyari deck, tapos bububungan natin yan, pwede natin siyang gawing outdoor dining area or pwedeng receiving area. So itong door na to, yan, papasok po siya dun sa kitchen natin. So may access, pwede rin itong maging dirty kitchen kung gusto nyo. Okay, so tara po, punta po tayo dun sa harapan ng bahay. Okay. Medyo hinihingal po ako. Kailangan na mag-exercise. Okay. So mapapansin nyo, compared to the first 3 units natin, itong malaking entrada na. Malaki oh, ganda. Ang flooring natin, same lang po. Homogeneous tiles lang po, white lang po siya. Tapos ang ganyang design. And then walls natin, like from the previous videos na sinasabi ko, white lang po siya, hindi po ganyan. Okay? So, ang ganda, ayan, laki ng living area natin. So, if you have guests, mas maganda mag-entertain ng guests dito kasi malaki yung room natin. If you have a big family, maganda po siya. This is actually a sliding door, but for the purpose of the interior, natakpan po siya. Okay, and then this is your provision for the dining area. Okay, this is your kitchen. Again, guys, hindi siya modular cabinets. Okay, ito lang po yung makukuha natin. Tapos granite yung countertop. And then downstairs, we have a small room. Ayan, small room. Pwedeng office. Pwedeng paglagay tayo dito ng single bed. Kumaliit. And then we have one toilet and bath here. Same finish as the first 3 videos. Ayan po. So tara po, akit tayo sa taas. Pagdan na naman. Ito ka. Hindi na nahingan ako. Joke lang, guys.
Okay, so upstairs, this is your, you know, first toilet and bath. It will be shared by two rooms. Ayan po. So ito po yung toilet and bath natin. Same lang po siya. And then we have first bedroom, around 7 square meters lang din. Siguro less. Okay, pero ayan, may cabinet siya na ano. May provision, may area siya for cabinet. And then we have another bedroom here. Ayan po siya. Ang flooring po natin, food system, kanya na ganyan po yung flooring natin. Turnover unit. And then, ito po, welcome to the master bedroom. This is the master bedroom. The master bedroom has its own toilet and bath. Okay? Pwede nyo rin pong lagyan ng sarili yung cabinet dito. Okay? Ayan po. Okay? And then, meron din po tayo balcony. Okay? Malalaki yung balcony natin dito. Kasi, very practical din naman yung paggawa ni Sir Kina ng balcony. Kasi bakit? Sa baba nito yung carport. So, instead of yung client na mismo magpagawa ng balcony, si Sentry na yung nagdawa. Kasi, magiging cover rin naman siya na yung kotse. And then, ito yung sinasabi kong attic. So yan po, pwede tayong maglagay ng sofa. Yan, pwede tayong maglagay ng siguro split type aircon dito. Yan. So this can be your entertainment area. You can play cards here, pa game boards. You can put a TV here. Yan, pwede kayo maglagay ng 50-inch or 65-inch TV. Tapos, nanonood ng movies with your friends or with family. So ang ganda po yan. So ayun po, hingal-hingal na ako kasi nakaka-apat na house na ako. Kailangan na mag-workout. Pero before I leave you guys, thank you very much again for watching our fourth part of our 5-part series na Centrina Kalamba. I hope you guys you like this unit. Ang ganda po niya. Again, if you have more questions, kindly text me or message me through Viber or WhatsApp. If you want, you can add me on Facebook or try to message me through Messenger. Please also follow me on Instagram. Okay, and then lastly, before I leave you guys, kindly like this video, share it to your friends, and also subscribe to our channel. So yun lang po. Thank you very much for watching and hope to see you on my next video. Bye guys!